Bukod sa pagtatanim ng mga gulay, maaari ring magpalaki ng kani-kanilang mga alagang hayop ang mga residente ng GK Enchanted Farm. Ang pamilya ni Maricel, piniling mag-alaga ng kalabaw na pinangalanan pa nilang Pag-asa. Si Pag-asa kasi ang pangunahing pinagkukunan ni Maricel ng gatas na ginagamit niya sa homemade kesong puti at feta cheese na sinusupply niya sa restaurant ng GK Enchanted Farm bago magpandemya. At ang paggawa nito ang isa sa mga maaari mong matutunan sa mga demo na ino-offer nila sa kanilang mga bisita rito. So for now, mag-iinit po tayo ng tubig at asin. Ang tawag po dito usually is brine solution. Pagkatapos pong ma-dissolve yung rock salt, i-set aside na po siya. Kailangan na pong ilagay yung gatas po. Yung gatas po natin is kaninang umaga lang po nakuha. So, ayun po, pasteurized na po yung ating milk or not boiling point. So, yan. Kuha po tayo ng half cup of milk na pasteurized and then 1/3 cup of coconut vinegar po. Ini-mix lang po siya. Then, yan na po siya. Then, squeeze lang po ng konti. Squeeze. Then, start for molder na po siya. Usually po, sa mga bisita po na nag-a-avail po ng accommodation and demos po, ito po yung isa sa naka-line up for demonstration for the farm. Usually po, kahit anong acid pwede, pero mas ano po siya yung coconut vinegar kasi hindi po siya na-attach na masyado yung lasa niya. So, if ever po na iba yung gagamitin na vinegar, so lalasa po siya sa kesong puti. And then, after this po, mold na po siya, lalagay na po siya sa brine solution para po makuha niya yung preservatives and also the lasa po yung ng salt. Yung idin-drain po natin is pwede na po siyang tikman or kainin.